Magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gila. At sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay isa po namang reaction video patungkol po kay Bong at Mini. Pero bago po ang lahat mga kapatid, ay tayo po ay time team na nalangin para sa agarang paggaling ni Kuya Bongoy. Buto mga kaibigan, ito nga pong nagdaang araw halos kasabay sa problemang kinakaharap nila ka-business kay Buknoy, ay umalis nga po itong si Bong sa kanilang bahay na hindi nagpaalam. Inakala nila ka-business na nandun ito sa bahay nila Ate Maylin, pero hindi naman daw nag-text si Maylin na naroon si Bong. At nalaman nga nila na wala doon si Bong nung pinuntahan nila si Ate Maylin. Una mga kapatid, sa pagkakataong ito, tila mas lalong bumigat ang kanilang nararamdaman. Masakit para sa isang minamahal mo, sa isang tinuturing mong kapamilya na maayos ang buhay. Pero tila yata si Bong naman po yung medyo ayaw baguhin ang sarili. Maraming mga malalalim na dahilan. Ang sabi nga ng iilan, marahil dahil maaga pa lang na nailabas si Bong. Pero sa ganang akin, tama din naman ang desisyon at walang dapat sisihin. Tama yung naging desisyon ni Ka-Business dahil hindi masusukat kung saan na nga ba yung sukatan ng pagbabago ni Bong. Anyway, doon sa kanilang pag-uusap, sinabi naman ni Ka-Business na kung sakaling dumating ang muling pagkakataon ay pwedeng maibalik si Bong doon sa rehabilitation. Well mga kaibigan, ang isa sa ikinagulat ng lahat nung nandun na nga po si Ka-Business sa lugar nila, Ate Maylin. Sinabi ni Ate Maylin na makikipag-break na siya kay Bong, ayaw na niya kay Bong dahil sa kanyang mga nalakad. Desisyon yan at iginagalang natin. Pero ang hindi ho matanto ko ay tila naisingit ni Ate Maylin itong desisyon na sinabi niya. Gusto niyang makipagbalikan sa kanyang asawa. Gusto niyang bumalik o nagpapahayag na babalik ang kanyang asawa sa kanila. At tila mas binibigyan niya ng malaking porsyento ang pamilya niya. Alam niyo ho, para ho kay Ate Maylin, desisyon mo yan at walang sino mang makakasaklaw. Pero bilang isang nagmamahal kay Ka-Business, sa Ka-Business family, hayaan niyo pong magsabi ako ng aking saloobin. Nakita ko yung panahon ng pagka-dismayo ni Ka-Business nung sinabi yan ni Ate Maylin. Siguro Ate Maylin, maaaring ikonsidera mo ang mga bagay-bagay nung panahon na nag-iisa ka. Pangalawa, yung pamilya mo, yung asawa mo, ay meron na rin pamilya ng iba. Bakit nung panahon na naghihirap ka, wala siya? At ngayon dahil nakikitang maganda na ang buhay mo o gumaganda na ang buhay mo, bumabalik siya. Huwag sanang dumating ang punto na sisihin ka ng mga nagmamahal sa iyo, ng mga followers, na dahil sa desisyon niyan, muling bumalik ka sa dati. Kung nais mong buuhin ang pamilya, I do believe mas bigyan mo na lang ng pagkakataon na pagtuunan ng pansin ang iyong mga anak. Nagawa mo ng mamuhay ng sarili. At ito yung pinakarason kung bakit tinulungan ka ni Ka-Business. Dahil sa nakita kang nag-iisa at meron kang mga anak. Sa kabilang punto mga kapatid, kapag nangyari po ito, naniniwala ako sa aking opinion na tuluyan ng hindi makakabangon din si Bong. Bakit? Masasaktan siya. At itong mangyayaring ito, itong desisyon na ito
ay posibleng makamas lalong makabaon sa kanya doon sa lugar na kanya ngayong pinuntahan. Kumbaga, maging rason ito lalo ni Bunga, hindi na niya baguhin ang kanyang sarili dahil nasaktan siya. Siguro okay naman yung pagbe-break, pero kung makikitang magbabalikan kayo ng inyong pamilya, ng inyong asawa, tingnan natin yung impact nito kay Bo. Malaki yan. Kung may plano si Ka-Business, kumbaga plan B, para baguhin pa rin itong si Bong at ibalik doon, I do believe mahihirapan mag-recover kasi tatatak sa kanya itong pagkakataon. Masasaktan din yun. Hindi pwedeng hindi, masasaktan din si Bong na yan. Kahit sabihin natin nagkamali si Bong dahil umalis siya, pero di man natin masisisi yung puso ni Ka-Business na nariyan pa rin at handang tulungan pa rin si Bong. Nandiyan pa rin yung kanyang pagmamahal, hindi pa rin po nawawala yun. Nais pa rin niyang tulungan si Bong at may planong nakalatag na. Mayroon na siyang planong pinihanda. Kahit sabihing malaking gastusin, titiisin niya. Mabago lang si Bong. Pero sa ganitong pagkakataon na mayroon na namang pangalawang rason siya para manatili siya sa buhay niya ngayon, ay pwedeng maging dahilan niya. Masasaktan din siya. So, dalawa ang isa sa alang-alang dito. Although nasaktan din si Ate Maylin sa sitwasyon, nasaktan din siya. Pero mas okay na yung magbe-break lang sila at bigyan mo lang ng pagkakataon yung mga anak. Dahil kung magkakaroon ng pangalawang pagkakataon na magkakabalikan pa rin kayo, oh, desisyon mo yan. Pero huwag sanang dumating sa punto na sisihin ka ng mga taong nagmamahal sa'yo. Or pwedeng mangyari. Hindi ko pinapangunahan sila Ka-Business sa usaping ito. Pero pwedeng mangyari na ma-stop ang suporta sa iyo. Bakit? Kasi, kumbaga, nawala na yung rason kung bakit ka tinutulungan nila. Tinulungan ka nila dahil nakita ka nilang nag-iisa, dahil nakita ka nilang naghihirap, dahil may mga anak. So kung babalik ang pamilya mo, kung babalik yung asawa mo sa poder mo sa pagkakataong ito, pwedeng isa din yan sa maging rason. Hindi natin pinangungunahan sila. Anyway, ito pong mga sinasabi ko, tulad ng sinabi ko, ay parte lamang sa gusto kong sabihin sa comment section. Hindi ko kasi masabi lahat kasi puno siya eh. Kung mayroon man akong nasaling na damdamin o kung mali man po yung aking punto rito mga kapatid, hayaan nyo pong maglagay din kayo ng inyong komento sa ibaba. Nang sa gayon ay mapagtahi-tahi natin ang ating mga damdamin. Ginawa ko lang po ang reaksyong video na ito bilang isang followers na nagmamahal kay Ka-Business. Bilang isang supporter na nagmamahal sa kanya. Masakit din po para sa akin na makita siyang nalulungkot at namumroblema. Sunod-sunod po ang pinagdadaanan ngayon ni Ka-Business. Pero Ka-Business at Mrs. Ka-Business, magpakatatag lang po kayo. Ang lahat ng bagay ay may magandang ibubunga ito sa hinaharap. Naniniwala ko. At hindi kayo bibigyan ng isang malaking problema na hindi nyo kakayanin. Sa muli po mga kaibigan, ako po si Taong Alak. Kung ano man po yung inyong saluubin, comment down below po. Lalong-lalo na po sa usapin ni Maylin at Nico. Ito po ay napaka-crucial at mahalagang usapin mga kapatid sa pagkakataon ito. Pero mas higit na mahalaga, maisalba ang buhay ni Kuya Bunoy. Dahil sabi pa nga, importante ang bakit. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Magandang araw. Ngayon, love shoutout nga pala mga kaibigan sa ating mga masusugid na mga followers at commentors na sina Ed Bones Vlog, Enjoy Antique at ACNU, Yana Brembuela, Alagad ni Tribong Sumain, Team Pima Family, Antonio Lumbao, Giovanni Alabat, Frank Macas, Salvador Torquator, MT Blanks, Gerald Channel TV,
Kindel, John Mark Ganagag, Emily Sismondo, Geoffrey Alenio. Yan, Miguel, love shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyong pagsubaybayin sa ating mga reaction video.